Wait, nak-center ba ako? Ito yung kanilang ultra, ano ba to? Alright guys, so... What's up everyone? Welcome back with another video. So for today, you're in a treat kasi I'm going to do another review and also a comparison video. But before that, I'm just going to say sorry guys kasi nawala ako for quite a long time. I know mahaba-haba rin ang aking ginawang bakasyon. Napakaraming ganap sa aking life. Some of them is good and some of them... It's bad. Thank you so much guys for being so patient sa akin. I miss doing YouTube na rin, and also kung hindi ako mag-YouTube right now is mawawala yung aking channel. So ayun, let's get into the video. So first of all, ito yung ating product and they came from one company. Which company nga ba yun? It is from Hello Glow. So ito yung kanilang products guys. Ito yung kanilang ultralight na sunscreen, which is yung matte sunscreen nila. And this one naman guys is yung kanilang 3-in-1 lightweight na sunscreen. Alright, so first things first, when it comes to our review, is tinitingnan muna natin dito guys, is yung kanilang mga packaging. So packaging wise naman, they look the same. And ayun nga, since the same lang din naman sila, is let's talk about yung kanilang mga ingredients para hindi tayo dito tumag. And first dito guys, sa pag-uusapan natin is yung kanilang ultra light na matte sunscreen. This one guys, is meron siyang matte finish, meron siyang sika actually, and also meron siyang 4% na niacinamide, which is a little bit high. More on skincare siya kesa sa sunscreen. Anyways, meron tong ceramide guys for moisturizing for our skin plumping, and also nakaka-preserve din to guys ng ating youthful glow. Next one naman guys is yung ating Hello Glow na lightweight sunscreen gel. This one guys is medyo runny ito, and also meron to siya guys aloe vera, meron din tong bamboo leaf for skin smoothening, and also guys meron siyang hyaluronic acid for moisturizing, and meron siyang watermelon extract. So pinag-uusapan natin dito guys is yung kanilang sunscreen, and meron din akong narinig kasi guys na pinag-uusapan nila right now, which is bakit yung isa dito guys is meron siyang 2+, and yung isa naman dito guys is meron siyang 4+. Ano nga ba ibig sabihin ng plus na yun guys? Actually yung PA++++ na yun guys is just a rating din kung gaano tayo pinoprotektahan ng sunscreen na yun guys sa UVA and also sa UVB. Now luckily guys, yung dalawang ito is broad spectrum na, that's why it has like the minimum requirement para sa skincare. Let's talk about this one guys, kasi eto meron siyang 4 pluses and eto naman guys is meron siyang 2 pluses. Ano nga bang ibig sabihin na ito guys? Ito guys yung pinaka high protection rate when it comes to UVA and UVB. Ito guys, meron siyang moderate kasi 2+ lang siya. But it doesn't mean na 2 lang yung kanyang plus is mababa na yung kanyang protection. This one guys can protect you also, but not as vigorous or not as intense like this one. Pag-usapan naman natin dito guys kung sino-sino nga ba yung pwedeng gumamit ng produktong ito. Ito guys, yung both na 2 ito is pwede siya sa lahat ng skin type. So anyways you guys, let's talk about kung paano nga ba siya gamitin. Marami ba itong kaitsusan or something like that. But actually guys, it doesn't matter kung naglagay kayo ng anik-anik sa face niyo, as long as bago kayong hilamos or bago kayong ligo, ayan, okay na siya guys. Why? Because yung produktong ito guys is already a skincare on its own. But I highly recommend guys na kung gusto niyo ng pinaka maximum effect guys ng yung skincare is that mag-skincare talaga kayo. And also, ito guys is just for protection and extra skincare for your face. So, first of all is we need to, again, wash your face. Ang ginagamit ko right now guys as my facial cleanser is ito. So, ito guys is my highly recommended talaga na facial cleanser. Again guys, this one is not sponsored pero baka naman Ma'am Glenda from Brilliant Skin. Ayan. Baka naman. Next product guys na ginagamit ko for my face before I'm using the Hello Glow na sunscreen is etong toner. This one guys is from Silamax. Ayan, eto siya. Ayan, ito guys is a Korean brand which is one of my favorite, and I'm going to show you guys kung ano yung produkto niya sa loob. Ayan guys, maglalagay lang ako dito ng cotton. Maglalagay pala ako sa cotton, hindi maglalagay ako ng cotton. Oh my god. And I've been using this one guys for I think a month now. So I am very perfect siya guys kasi very light lang siya sa skin. It doesn't have any parang very strong na scent. Meron siyang scent of course, but it's not that strong. Gusto nyo naman gawin ko to ng review? I think I will. Anyways, yung next naman guys is yung paggamit ng mga serums. Actually, probably guys, most of you na watching my videos is gumagamit talaga ng serum. And right now guys is yung aking ginagamit na serum. Once again, is from Brilliant Skin. And yung serum na yun guys is yung kanilang facial serum na instant lift. Ayan, this is how it looks like guys.
Napakaliit na to, guys, but actually good news, guys, meron na silang refill. I'm going to show you guys yung kanilang refill. So ayun, guys, yung kanilang refill for the facial lift na serum is this one. So ayan, napaka-cute niya, no. Maliit kasi to, you need to buy the refill para hindi na siya kasing mahal na. So yung gagawin natin dito, guys, is parang full skincare na lang din. Ayan. So you don't need that much naman. So ayan na siya, guys, this is how it looks like. Since comparison video to, guys, gagamitin ko yung isa dito and yung isa naman is dito. So yung muna yung aking ilalagay sa aking face, which is yung kanilang ultra light na matte. Yun, guys, hindi ako gumagamit ng maraming produkto sa aking skin kasi ayoko masaturate kasi siya ng kung ano ng produkto sa aking face. So ayan, guys, this is how it looks like after ko siya i-apply. So pupunta na tayo dito, guys, sa kanilang, again, lightweight na water gel or sun care gel. So once again, guys, ito is medyo talaga siya runny isa dun sa isa. Like, tamang-tamang talaga, guys, yung kanyang name na water gel kasi parang talaga siyang tubig. So, ayan, that is my skin right now, guys, and I'm just going to let it dry muna and I'm going to see you in a bit. Alright, you guys, so let's talk about kung ano nga ba yung experience ko sa mga produktong ito. So, let's talk about yung experience ko dito, guys. So anyways, let's start with this one. So ayun, guys, ito yung itsura niya. Mag-zoom in ako, ha. So ayun, guys, this is how it looks like. And as you can see, guys, nagbabounce pa rin yung light sa kanya. Ayan, o. So ito, ayan, same din. Nagbabounce din siya. Pero hindi naman talaga totally na parang oily siyang tignan. So ayun, guys, this is after an hour actually kasi ayun, nakalimutan ko na mag-film kanina. Ayan, kung itatouch ko siya, hindi siya yung parang super duper matte. Eto naman, guys, ayun, okay din siya, soft to. This one, guys, is medyo siya, may grip siya sa face actually. Eto, parang wala siyang grip. And hindi siya yung parang sinasabing matte na parang naglagay ka ng matte makeup sa inyong face. Eto, guys, is matte lang siya. To the sense na parang nakokontrol lang yung pag-oil up. Eto naman, guys, yung ditong kabilang ito is doesn't have that parang mattifying effect. Pero, okay na din siya. So ayun, let's talk about the final thought na sa ating review. Kasi ayoko talaga na masyado mahaba yung ating review. So anyways, you guys, eto yung ating produkto once again. For the final thought naman, guys, yung kanilang branding dito, guys, is very consistent. Very matte yung kanilang, kanilang packaging, which is I like. Napaganda nung kanilang packaging, guys, kasi pwede nyo lang siya ilagay sa inyong pocket or sa inyong maliit na bag. Kasi ayun nga, eto, guys, is para siyang, ayan, oh, ayan, napakanipis niya talagang tignan. Mukha lang siyang manipis, guys, but yung kanyang laman is 50 ml na actually. Ayun, yung na-experience ko dito, guys, and yung aking final thought for this one is perfect talaga to, guys, especially if gumagamit kayo ng produkto on top of your skin. For example, powder, mga pulbos, mga foundation, or concealers, or makeup in general. This one is really, really nice kasi it can hold up yung mga ganung product sa inyong skin. Ito kasi, guys, is nakakontrol siya ng oil. So, yan, hindi ka na masyado mag-problema sa inyong oil sa inyong face. Also, guys, this one is a little bit thicker kisa dito. Unlike dito, guys, medyo siya watery. So, ito, guys, medyo thick talaga siya. That's why perfect talaga siya if maglalagay kayo, guys, ng powder foundation or liquid foundation or concealer sa inyong skin. That's why, guys, kahit na mattifying to, hindi siya nakaka-dry sa skin, which is I love. For my final thought naman for this one, so ay pinakita ko na nga sa inyo, guys, ito yung kanyang finish. If you put it dito, guys, sa inyong skin, medyo challenging lang siya. Why? Kasi parang namumuumuo yung kanyang produkto sa inyong balat. But if you spread it out evenly sa inyong skin, like for example, ilagay nyo pa siya dito, ayan, makakatipid ka talaga kasi ganun yung kanyang formulation. Parang siyang tubig na parang hindi talaga siya magsisiksik ka agad-agad sa inyong skin. That's why it gives you like time to spread it out sa inyong skin. Ayun. Parang ano ba to? Tutorial or final thought? That's why hindi ko siya, guys, recommended if aalis agad kayo tapos may initan ka kaagad and magpapawis. So ayun, guys, for the final thought sa produktong ito, ayun, okay na okay siya for me. Recommendations wise, guys, let's break it down muna, ha. Once again, guys, if you're on the go, ayan, and or gusto nyo nang mabilisan, you can't really use this one kaagad. Actually, same lang siya dito, guys, but
upon applying, ito guys, is mas mabilis talaga siya lumapat sa skin and hindi talaga siya mabilis magulas unlike this one. But so matutal guys, yung mga produktong ito is really, really, really nice to your skin talaga. But kung gusto niyo guys ng extreme protection, I can highly recommend this one. For those people naman guys na okay lang yung para mid type ng protection, ito guys is already good na din as your skincare and also guys your sunscreen. So ayun guys, a lot of you will gonna ask me kung asan dito guys yung pinaka favorite mo something something. Ito guys, ito actually, ito yung pinaka favorite ko if nandito lang naman din ako sa bahay or for example may tinatrabaho lang din naman ako dito sa loob. Ito lang yung ginagamit ko always. But kung ma-expose naman ako guys sa sun or I need to go out or something like that, ito talaga yung ginagamit ko. And also this one guys is my first love when it comes to skincare na tawag nito sunscreen. Nalinawan na ba kayo guys sa ating review and comparison right now? Mayroon ba yung napulot na information? If yes, comment down below. And kung mayroon pa kayo guys gustong ipagawa sa aking video, let me know din sa comments down below. Anyways, gusto nyo bang magkwento ko guys yung this? Anyways, you guys, ayun, thank you so much for being so patient with me. And I promise na gagawa na ako ng mga videos right now. So, thank you so much guys for watching. And don't forget to smile. Because if you can't fix this, at least fix this. So, ayun, thank you so much and I will see you next time. Mwah!